this is Pastime etc. for today's vlog. Pupunta nga pala tayo sa Lucena. So nakita niyo naman siguro madilim dahil maulan at may kapadating na bagyo. So kahit ganyan ang panahon, pupunta at pupunta pa rin tayo dahil importante yun. Okay, so tara, samahan niyo kami sa ating gala habang maulan. Since lunch time na nang umalis tayo ng bahay, kaya pagdating natin dito sa Lucena ay almost 2 o'clock na, kaya super gutom na tayo. So tinry natin tong bagong open lang ata dito sa SM, itong samgyup. Medyo mabigat siya sa bulsa because it's 599 per head, hindi pa kasama ang drinks. Masarap at although unlimited naman siya, kaya lang hindi kasi ako malakas kumain talaga eh. Kaya hindi siya worth it para sa akin. After natin ng lunch, pumunta agad tayo dito sa DJI kasi nga bibili ng camera. Dito nga din pala tayo bumili ng drone last month. Kaya friends na natin ang mga staff dito. Mga mababait na staff, mga napaka-friendly and accommodating nila lahat. And talagang ituturo sa'yo kung paano yung function. Sila na yung nagda-download sa cellphone para i-pair yung camera. So now, nag-unboxing na sa ating bagong action camera. Nga pala guys, ilalagay ito sa motorbike. Combo na kasi itong napili natin, kaya may kasama na siyang invisible stick. Tapos meron ding tatlong battery. While unboxing, isa-isa na rin nilang dinidiscuss or ini-explain sa atin yung mga functions. Touch screen na nga pala tong camera na to, back and front, kaya madali na siyang gamitin. At may kasamang battery hub. And tulad ng sinabi ko kanina, mayroon siyang 3 battery na kasama. Yun nga lang, hindi kasama dito ang SD card na masasabi kong pricey dahil 3,500. O diba, ang mahal niya. Kaya lang kailangan din kasi mag-invest ng magandang SD card. Kasi tulad nung ginamit ko doon sa isang drone ko, bumili lang ako ng mumurahin. Ako, hindi talaga maganda. Kasama na nga pala sa combo ang camera case. Tulad ng sinabi ko, this is an underwater camera na pwede siyang isubmerge ng up to 18 meters deep. At hindi lang ang action camera ang pang underwater, kundi pati na rin yung invisible stick. Pwede din siyang ilubog ng up to 18 meters deep as well. And then, itinuro nga din pala nila sa amin kung paano mag-transfer ng clips mula sa SD card sa camera papunta sa gallery ng cellphone. And then, you know what? Napaka-linaw talaga ng kuha. Mabuti na lang, matyaga nilang in-explain sa amin simula pa lang ng pag-download ng app hanggang sa operation, hanggang sa mga functions ng bawat parts, itinuro talaga. Well, I just hope that everything discussed to us by them, I can still remember when I arrive home. At kung gusto nyo nga palang malaman ang price, just in case na gusto nyong bumili nito ng ganitong camera para may idea na kayo, umabot siya ng more than 20,000 pesos. Philippine peso. At last, we're done here. Umuulan na naman. Nakikita nyo ba yan? Madilim na. Pero kita natin yung patak na ulan. Ginabi na nga pala tayo. Ngayon pa lang tayo pauwi. Ano nga lang ba ang ginawa natin ngayon? Kinuha yung plaka ng motor, tapos tumahan tayo sa SM, bumili ng camera, and then nag-coffee at ito.
pauwi na. Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed watching the vlog. But please don't forget to subscribe my channel, Fast Time, etc. And hit that bell for you to be notified with the next upload. Bye-yers!